So ngayon, gusto ko mag-focus ngayon yung pagkuha ng driver's license dito sa Japan sa madaling paraan. Okay, let's start. Without further ado, turo ko na po sa inyo. First, tawag ka muna sa may pinakamalapit na driving center dyan sa lugar ninyo. Pag binigay nila yung mga requirements, eto na po yun. Pala, take note, depende pala sa lugar na pagkukuhanan mo yung mga requirements. Kasi meron akong kaibigan, ang sabi niya, ganito yung mga requirements na pinasa ko. Pero ang sabi nila, dun doon sa lugar na yun, kinailangan pa nalang authentication ng mga documents ko. Like yung foreign driver's license ko sa Pilipinas. Wherein, dito sa pinag-applyan ko, hindi na po nila kinailangan yun. So, very smooth and napakabilis lang ng process. So, ano po ba yung mga requirements? First, Juminyo, Certificate of Residence, na katunayan na dito ka nakatira sa lugar na to. Makukuha mo yon sa may city hall ninyo. So, punta ka doon, ask ka ng Juminyo para mag-apply dito sa driver's license. Second, driver's license card. So, kailangan meron kang card. Card nung sa Pilipinas na driver's license natin. Dapat original yan, huwag mo mawala, of course. Next, official receipt. Next is passport. Kailangan mo ng passport. Next, residence card. Japanese translation of foreign driver's license. Dito kasi, meron lang silang specific na company na gumawa ng translation na yun, which is yung JAP na tinatawag. JAF. That stands for Japan Automobile Federation. So, yun lang, dun ka lang dapat magpa-translate. Wala ng iba. Yun yung pinaka-requirements nila. Dapat, ang sabi dito, prior to coming to Japan, you will need to prove that you resided in your home country for 3 months. For 3 months. So, dapat nasa Pilipinas ka at least 3 months pagkakuha mo ng driver's license bago ka pumunta ng Japan. Next, pag na-prepare mo na lahat, tatawag ka ulit dun sa may driving center nyo at i-schedule ka kung kailan ka pwedeng pumunta. Hindi ka basta-basta pwedeng pumunta dun. So, pag in-schedule ka na nila, huwag ka ulit sa kanila, bibigay nila sa'yo yung schedule mo and yun na yung time para isasubmit mo na lahat ng mga requirements. And then, after that, pagpasok mo dun sa may driving center nyo, i-interviewin ka pa. Of course, i-check yung mga documents mo, valid ba yan, i-interviewin ka pa dun sa lugar na yun after pagka pinasa mo yung mga requirements. Next, right away, bibigyan ka nila ng time para mamili kung kailan ka babalik dun sa lugar na yon para mag, eto na, exam. Sa exam, merong 10 points lang naman na exam. So, madali lang yun ipas. Kayang-kaya mo yon, no problem, huwag mo isipin. Next, eto po yung mahirap. So, maraming bumabagsak sa pag-drive. Yun na po yung actual driving. So, madali lang yung exam niya by papers, but mahirap yung sa actual driving test. Sabi ng isang kaibigan, expect mo na mababagsak ka sa una. Sabi niyang ganun. So, para hindi ka na masaktan. Ayan. But, in my case, hindi ko in-expect na mababagsak ko nung una kasi nagawa ko naman lahat. Ginawa ko naman lahat. So, ginawa ko naman lahat pero nabagsak pa rin ako. But, thanks God because no second time, okay na. Napasa ko na siya. And right away, on that day, makukuha mo na agad yung driver's license mo. Magkano yung babayaran? Ito na. In my case, since inayos ko yon nung may pasok pa lang, wala akong time para pumunta-punta. That's why, recommend sa akin ng page na to. Ito yung online support for Filipinos. So, ito po siya. Tingnan nyo na lang. Highly recommended itong page na to. So, tinulungan nila ako para magkaroon na yung translation. Yun ay nagkakahalaga ng 8,000 yen. Haseng en. Atin magkano ba yun? So, around 4,000? Mahina ko sa math. Alright. So, wala pa siyang isang lapad. Next, yung exam is nagkakahalaga ng 2,550 nakalagay ko dito. So, twice ako kumuha, kaya 5,000 plus ang aking ginastos sa pag-exam. And after that, pag napasa mo na yung papers, paper exam and actual driving test, right away, bibigyan ka nila ng card na to and babayaran mo rin to. Kakalago ito ng 2,500 yen. Okay? Tatlong lapad ang nagastos ko. Wala pang tatlong lapad. If I'm not mistaken. Munti ko nang makalimutan. Pinasa ko pala yung mga requirements na to. I was advised dun sa tao na nag-interview sa akin na kailangan pumasok ako ng driving school dito sa Japan. Di naman yung mahabang driving school. So, 1 to 2 hours lang ako pumasok ng driving school. Sa pagpasok ng driving school, magbayad ako ng, sa isang oras,
5,500. Dalawang oras ako pumasok, kaya 1,000 at 1,000 ang binayad ko. Yun kasi, in-advise ako kasi magkaiba daw yun sa Pilipinas at sa Japan. So, kung gusto mo makapasa agad, pumasok ka doon ng driving school kahit 2 hours lang para lang malaman mo yung rules kung paano ipasa yung exam easily. So, nakatulong din sa akin yun actually. Kaya recommended din na pumasok ka ng driving school malapit sa yung lugar. And ang advice ko, kung gusto mong pumunta dito sa Japan at mag-drive, before pa lang ka pumunta dito sa Japan, dyan sa Pilipinas, kumuha ka na ng driver's license. And kung mas maganda, professional or kahit na siguro na professional, pwede na yun, basta yun nasa card. Kumuha ka na sa Pilipinas bago ka pumunta ng Japan. At ito lang ang gawin mo madaling-madali. Hindi mo na kailangan pumasok sa driving school ng matagal. Yung iba, ang ginagawa, meron kang option kasi. Kung wala kang driver's license sa Pilipinas, kailangan mo magbayad ng, alam mo kung magkano, 20 to 30 na lapad. Oh, okay. Parang hindi kasi acceptable sa ating mga Filipino na mag-expend ng ganung kalaking pera just to have Japanese driver's license. Diba? Magkano yun 20 to 30 na lapad sa Pilipinas? Siguro abot siya ng more than 100,000 peso sa atin. Pag 20 na lapad, 100, less than 100,000. And you know what? Abutin pa ng 30 kasi kailangan pumasok ng school. Oh, come on. Hindi siya parang advisable para sa akin. Kung ako tatanungin mo, mas mabuti pa umuwi ka muna ng Pilipinas, kumuha ka ng driver's license, at mag-apply ka as katulad ng ginawa ko. Ang tawag pala dito is kirikae. Kirikae. Or mag-change lang. Sa English, mag-change ka lang ng driver's license mo from foreign into Japanese driver's license. So, very easy lang siya. So yan, I hope na nakatulong ito. Marami kasi nagtatanong sa akin kung paano ako nag-apply, kung paano ko na-receive itong driver's license na ito. So I hope nakatulong ito. So muli, thank you. See you on the next video ni Pong Pinoy.